So itong existing kong off-grid solar setup, no. So oras na para ilagay ko to sa isang maliit na plywood. So subukan natin pagkasyahin. Nilagyan ko to ng tatlong breaker, yung isa solar panel, yung isa naman ay sa battery, yung isa ay para sa outlet. So ito yung setup na ginawa ko, no. So hinigpitan ko na ngayon yung mga wire natin na existing ko na ginawa rin. Hindi ko na tinanggal yun, hinigpitan ko na lang ulit. So mas maiksi yung wire, mas maganda, no, para maiwasan yung voltage drop, no, o tinatawag. Miski sa battery ko makita yung maiksi lang rin yan, no. So ito nga yung mismong solar setup ko na upgrade, no. So nababasa kasi sa, baka mabasa dun sa pader, kaya nilagyan ko ng plywood. So magtatagulan na kasi. So ito yung mga breaker natin, pati yung track natin na tinanggal ko yan. So ikakabit ko itong tatlong breaker, so para sa solar panel, sa battery, at saka sa outlet. So hindi mo makakabit ito sa plywood ng walang railings na. Kaya meron akong railings dyan para ikabit yung tatlong breaker. Yan. So yung SCC natin, kailangan ko rin itornilyo sa plywood. Then itong railings, so kailangan din natin itornilyo yan. So ginawa ko nga ito ng medyo tanghali, no, kaya medyo mainit. Kaya maliwanag yung pagka-video natin. Ayan. So sasalansan lang natin ng maayos ito. No. Then meron ng existing yung mismong inverter ko na tornilyo. So nilagyan ko lang rin ng goma yan dahil wala akong proper mounting ito. No. So DIY lang rin yan. So yan, ito na nga yung binisong setup natin. So connect natin yung mga wire. So positive, negative yan para sa solar panel. Then ito yung outlet para sa ano natin, sa 220 volts na load, na. So 12 volt setup tong off-grid setup natin, na. So mas maiksi nga yung wire, mas maganda para konti lang yung voltage drop natin, na. Mas pag mahaba kasi yung wire, mas malakas yung voltage drop dahil DC lang nga to, 12 volt setup. So solar panel, battery, then yung isa ay para sa outlet. So ikabit na natin yung mismong inverter supply na yung 12 volts yan. So nilagyan ko ito ng terminal lug. So red is positive, then yung black is yung negative. So huwag kayo magkakamali sa polarity, na. Ayan. So yung lagyan din natin to ng battery meter, no. So itong battery meter ilalagay ko sana sa inverter, pero doon ko na i-diretso sa mismong battery rin. So same lang naman yun. Gusto kasi talagang connected yung inverter papunta sa battery. So yan, inayos natin, ilagyan natin ng mga clamp para maganda yung wire dressing natin, tingnan, no. So ito na yung ginawa kong compact na off-grid solar setup, no. So naka-up muna yan yung mga breaker natin, ito sa outlet. So ayan, kasya naman. Okay. So ikakabit natin ulit sa wall, then lalagyan ko ng spacer para hindi siya nakadikit sa wall talaga, no. So ayan, kung hindi niyo masyadong naintindihan, ulit-ulitin niyo lang yung video na to. Ayan, para makita niyo yung mismong ginawa ko na to. So pinakasimpleng off-grid solar setup to, no. Okay. Wala masyadong adds on to. So ibabaryan ako lang to sa pader. So dalawang tokos lang ang gagamitin ko rito. Ayan. So binutasan ko yung plywood. Ayan, i-drill natin sa pader. So ito yung battery ko na 12 volts JSL. So maraming negative na feedback dito, pero 6 months ko na to ginagamit, no. So 12 volts 100 Ah to. So kinunik ko na yung battery ko, no. Ayan. Positive, negative. Yun yung sa gitna, no. Then sa unahan, ito yung solar panel ko na 160 watts, no. 18 volts ang output nito, yung BMP na tinatawag. Then kinoconvert yan ng SCC o yung solar charge controller natin into 12 volts, no, para ma-charge yung battery natin. Then yung pangatlo nga, yun yung sa outlet natin. So i-connect ko rin yung dito yung mismong ilaw natin na automatic. So testingin natin yung battery. Okay, gumagana naman yung SCC natin. So need mo talaga i-tingnan yung polarity, ha. So huwag niyong kakalimutan yan. Positive to negative lang.
susukatan natin ng tester natin, no? So 12 volts yung nakita natin dito, 13 dahil full charge to. Then ito naman is solar panel, 18 volts DC. Okay, so ito try natin maya maya yung buksan yung inverter na kung ano yung nilalabas ng breaker natin dun sa para sa outlet. So ito yung battery, pinower ko na. So yan yung nakaload dun sa SCC ko na automatic, pag walang araw ay sumisindi, no? Then ito naman yung sa solar panel natin, may icon dapat itong pag pinower natin. Then yung arrow ay nagbiblink, yan meaning yan ay nag-charge na yung system natin o yung battery, no? So papower din naman natin itong mismong inverter. So meron ng power yan, nagbo-blower na siya. Then i-on natin yung breaker para magkaroon ng kuryente yung mismong outlet natin dito. So from the plug dito papunta sa breaker, no? Ito yung line side. Okay. So 225 volts. Okay. So high voltage na to, no? Kaya ingat tayo dito. Then sa baba, so wala pa yan dahil naka-off pa siya, no? So pag pinower up natin yung mismong breaker, so kailangan meron ng 225 volts tayo masusupport dyan. So itong multi-tester natin, habo tester to. So napakagandang tester nito, no? Automatic to, AC o DC, sasaksak mo nilang para masukat mo kung yung voltage. So ito naman yung mismo sa outlet, no? Sukatan natin kung ano yung voltage sa outlet para mapakita ko sa inyo, no? So ito na yung para sa mga appliances natin na 220. Yan. 225 volts. Yan. So pwede kayong gumamit ng extension mula rito papunta sa mga load nyo, no? So agad maaari isang appliances lang. Once a time lang. O isa-isa lang. Kasi nga battery lang yung ginagamit natin. Kaya madaling malobat yan. Pero pag sa araw at naka-full charge yung battery, so pwede kahit dalawa. So washing, ginagamit ko to sa washing, okay na okay to, lalo na kung trick yung araw, no? So i-try natin sa isang electric pan, no? So kayang-kaya niya yan, yung isang electric pan na 60 watts. So kung gusto niyo yung mga topic na ganito, huwag niyo kalimutang i-click ang subscribe button dyan. I-click niyo rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. So ako nga pala si Ray Electrical, thank you.